Alam niyo bang unti-unti na nakikilala mga Pinoy sa animation dahil sa pagsabak nila sa pelikula? Yan ang balitang hatid sa atin ni Manilyn Zenarosa para sa K-Avenue. Joseph, makaraang ipalabas ang Urduhan, narito ang isa pang Filipina animated movie na pinamagatang Dayo. Silipin natin ang ilang patikim nito dito sa Cutting Edge Productions. Naniniwala ka ba sa mga aswang o manananggal? Kung oo, dapat mong abangan ang animated film na Dayo. Ang Dayo ay kwento ni Buboy, isang bata na minsan ay nangarap makalipad para mailigtas ang kanyang lolo at lola. Kasama niya si Anna Manananggal, ang manananggal na hindi nangangain ng tao. Lalakbayin nila ang daan patungong elementalya. Yung title na Dayo, naging ganun kasi yung main character, si Buboy, pumunta siya sa ibang mundo, yung elementarya. So parang dumayo, yung kaibigan naman niya, si Anna, ano naman, mahilig dumayo sa human world. So galing siya elementarya, dayuhan naman siya sa totoo, ano, sa mundo natin. Inisip namin, ano ba yung meron tayo na wala sa ibang lugar? Eh yung mga aswang is part of our culture. Gusto rin kasi namin i-showcase yung kultura ng Pilipino. Kaya aside from mga aswangs, pati yung mga lugar kung saan nangyayari yung pelikula. Ito ang unang pagkakataon na sasabak ang Cutting Edge sa paggawa ng animated na pelikula. At nag-enjoy si Derek Robert Kilaw sa pagbuo ng Dayo. Nandun yung excitement, andun din yung kaba. Kasi since first time namin gagawin, and hindi lang first time kami eh, pati sa almost sa buong industriya ngayon lang gagawin ito na gagawa ng isang pelikula, ng isang animation na paperless pa. On the other hand, nandun yung, ano, yung hirap kasi hindi basta-basta ang pagpondo sa ganito klase yung pelikula. Hindi siya mura ang gawin, medyo mahal. Higit sa 500 freelance artists at animators na nagtulong-tulong para matapos ang pelikula. Yeah, in terms of digital, madali. Madali. Simplified siya. Then may tools naman ng software na kinukunan. Sinusundan namin. Hindi na, may mahirap, may madali. Pero okay lang. Nakagad yung playback. Ma-play mo na siya kung ano yung mali. Makikita mo na kagad. Medyo minsan mahirap, pero okay lang. Masaya naman. Nakilala namin si Jesse Lasaten, executive producer ng Dayo at kilalang film composer at musical arranger. Ayon kay Mr. Jesse, maihanay daw ang Dayo sa mga cartoons na gawa sa abroad. Ibig sabihin, ang mga animator natin, kasing galing na ng mga animators din abroad. Sa katunayan, maraming animators sa abroad na gumagawa sa Disney, sa Nickelodeon, tsaka sa kung saan-saan pa, eh, mga Pilipino rin. Ginamit rin sa Dayo ang mga boses ng mga kilalang artista tulad ni na Nash Aguas bilang Buboy, Hope Yaligaspi na gumanap na Anna Manananggal at Michael V. Mapapanood ang Dayo sa 34th Metro Manila Film Festival sa Disyembre. Mga bata, abangan nyo po ang Dayo, papalabas na sa December 25 sa Metro Manila Film Fest. Marami po tayong matututunan dito. Sa darating na Pasko, sabay-sabay nating panoorin ang Dayo at ang iba pang pelikulang Pilipino. Ako po si Manilyn P. Zenarosa ng General Ricardo Papa Senior Memorial High School para sa K Avenue. Balik sa'yo, Joseph. Good luck sa Cutting Edge Productions. Pinatunayan nyo na kaya magtagumpay ng Pilipino sa larangan ng animation.